Hello, Kuwait and Philippines. Hello, Middle East. And hello, world. I'm Ms. Rochelle from ICAC Kuwait. And welcome dito sa ating kwentong ICAC. So, ngayon, panibagong story na naman yung mapapanood natin, mapapakinggan natin. And ma'am, bago tayo mag-umpisa, pakilala mo po yung sarili mo sa lahat ng mga manonood po natin. Hi, hello, world. Good afternoon to everyone who is watching now in my live in IKSA. My name is Norilyn Balanay. Graduated po as business management. Yes. Ma'am, paano mo siya naisipan na mag-enroll dito sa diploma in business management pa? Actually, noong una talaga, hindi ko siya naisip kasi parang wala akong time. Mm-hmm. But because, you know, I applied in Canada, so it requires at least 72 units for mm-hmm. my diploma. So, nag-search ako sa internet, so nakita ko yung isa na maganda talaga yung mga review doon, mga feedback. So, mm-hmm. kinunta kita, madam. Oo, yes, tayo yung yes. nag-uusap sa WhatsApp. Yes. Ayun, nung natapos ko, na-register na ako dito, sa una, nahirapan talaga ako, ma'am, kung paano ko siya, paano ko mag-umpisa, paano ko umpisahan, kasi... Iba yung curriculum natin sa Pilipinas, yes, iba yung curriculum ng British, kasi yes. kumbaga sa atin, mayroon tayong mga pagpipilian, multiple choice, fill-in blanks, yes. Kumbaga marami kang option, enumeration, kumbaga more on memorization yung sa atin, di ba? Correct. Dito kasi kahit nandyan na siya sa Google, yung ano, parang hindi mo pa rin siya alam kung paano mo isasagot yung sagot yes. mo. Yes. Di ba? At saka bawal po yung kopyahin natin yung from Google, tapos yun ang gamitin natin mm-hmm. sa ano kung mag-research tayo. Kasi madidetect yun ng ano ng yes. system na copy-paste lang siya. So, hindi siya pwedeng copy-paste talaga. Okay. Ilalagay mo talaga yung reference mo kung saan mo siya kinuha. Correct. Uh-huh. Kasi, kumbaga sa ano kasi sa British curriculum, napaka-challenging talaga siya kasi lalo na sa mga ano na hindi natin siya, hindi talaga yung ano natin, hindi ganun yung education natin sa Pilipinas, di ba? Kasi magkaiba talaga ng curriculum. So, mahirap talaga siya, pero maybe first, second, third, gusto ko nang i-message yung instructor ko na, sir, I want to give up. Yes. Pero, alam mo, thank you talaga kay Mr. Roland. Napaka supportive at saka mahilig talaga siya mag-motivate sa isang student. Kaya napilitan ako ng okay, nag-attend pa rin ako ng mga ano namin, mga classes. Pero at the end, nung naintindihan ko na yung mga ano, ay... Yung process. Yes, sabi ko, ay, gusto ko to. Kasi marami na akong natutunan. Mm-hmm. At saka, nung first subject ko, second subject, maganda na yung ano ko, medyo... Madali na sa akin kasi tinuruan ako kung paano ko siya gawin na ganitong mas mabilis ano ganitong process. So kasi sa umpisa talaga is yun yung ano natin, nag-adjust pa lang tayo. So normal siya na medyo mahihirapan ka, medyo meron kang doubt sa sarili mo. Kakayanin ko ba 'to kasi hindi ito yung nakagisnan kong education sa ano pagsagot ng mga assignments, ng mga quizzes. Although yung quizzes, mabilis lang siya kasi yes. nasa portal lang siya. May mga pagpipilian ka. Mm-hmm. Pero yung grades kasi natin is nabibis talaga siya doon sa assignments natin. Correct. Yes. Even though sasabihin natin assignments, madali lang yung assignments kasi ano assignment siya, open book siya. Pero hindi siya ganun kadali talaga. Ay, sobrang hirap. Ang hirap talaga. Hindi siya ganun kadali kasi kailangan mo siyang paglaanan ng oras, kailangan mo siya paglaanan talaga ng panahon kasi magbabasa ka. Yes. Babasahin mo talaga yung modules mo. Hindi lang siya pwedeng highlights ka lang kung ano yung nakikita sa mata mo. Kailangan mo talaga siyang intindihin, kailangan mo siyang dibdibin talaga, yung parang i-feel mo yung binabasa mo na ikaw yung nasa position na yun. Kasi yung sa inyo sa business management, it's like more on managerial position siya, di ba? Yeah. So, ma'am, paano mo siya, paano mo siya kinup up yung time na, di ba, kasi sabi mo kanina, medyo nag-ano ka na parang naisip mo na parang hindi ka natutuloy, parang nag-hesitant ka na kakayanin mo ba siya? Oo, kasi alam mo, ma'am, yung sa trabaho ko, pag-uwi ko, tapos siyempre may mga anak ako, may mga assignment din sila, tapos paano pa rin yung, kung isipin ko paano yung assignment ko din. So, ang ginagawa ko, nag-ano na lang ako, step by step or time management. Mm-hmm. Gano'n na lang ang ginawa ko. So, pag yung galing ko ng trabaho, bilisan ko yung mga ano sa mga anak ko. Tapos, pagkatapos, pagtulog na sila lahat, tapos na yung mga gawain nila. So, ako, ang sabi ko, at least 2 hours lang magawa ko yung assignment ko. At least 2 hours para masabi ko. Kasi nakakahiya naman ako lagi yung
alam mo yung hindi ako nakakapasagan ng ano ng assignment ko. Mo. So, 2 hours, 3 hours, parang na-addict ako mag-research. Uh-huh. Sabi ko, 4 o'clock, 5 o'clock, so gisingan na naman ang mga anak ko. Uh-huh. Alam mo yun, wala akong tulog tapos 7 o'clock, duty na naman ako. Uh-huh. Pero alam mo, pag matapos ko at pag ma-check ni sir, nasabi niya, Okay. Ang saya-saya ko. Yes. Hindi ko na ano yung pagod. Oo, kasi masarap talaga sa pakiramdam yung na-fulfill mo yung ano mo, yung task mo yes. na ano mo na achieve mo, yung gusto mong ma-achieve within the day. Kasi sa ano mo sa sitwasyon mo hindi siya biro kasi meron kang mga yes. kids na inaalagaan at the same time nagtatrabaho ka at din nag-aaral ka. So, saludo ako sa iyo, ma'am. Kasi napagtagumpayan mo siya lahat, sabay-sabay, bilang isang ina, estudyante, asawa, di ba? So, basta, ang goal mo lang, ang goal ko lang kasi, ma'am, ito yun eh, pag gusto, may paraan. Yes, tama pag po ayaw, kayo. May dahilan. Yes, tama po kayo. Definitely, ganun talaga yes. yun. Kasi, kumbaga sa life natin, kailangan talaga natin i-push yung sarili natin para ma-achieve natin yung goal natin. Kasi, correct. Kung hanggang pangarap lang tayo, hanggang plano yes. lang tayo, di hanggang sa naol na lang din true. Tayo. So, in the next future or in the next month, in the next year, so, kayo na naman yung sasabihin, ay, sana all, di ba? Yes. So, magiging isa kayong inspiration din sa lahat ng mga kababayan natin na yun, nanonood or makakapanood ng live ninyo in the future na mag-share kayo ng inyong story. Yes. Ma'am, so far ngayon, ma'am, tapos ka na sa course mo. Ano yung mga natutunan mo or i-relate mo siya in lesson in life mo? Actually, ang dami ko talagang natutunan in terms of lalo na yung subject namin na financial. Mm-hmm. Kasi tinuro din ni sir kung paano yung ng pera mo, paano, yung mga cost controlling, lalo na sa akin na nasa admin din ako nag-aral, nag-work. So, paano yung process ng cost control ng store nyo, at saka marami. Kahit hindi pa ako manager, pero yung mga tinuro na leadership, marami rin akong natunan kung how the behavior of being as a leader. Hmm. Maano mo rin siya. Yung mga leadership style yes, natin. Yes, mga leadership style at saka kung kung ano pa yung ibibigay natin sa yes. sarili natin in terms na kung halimbawa nagtatrabaho tayo sa company, di ba? So, correct. Ano ba yung maiambag pa natin? Ano pa ba yung mga possible na pwede nating gawin para magkaroon tayo ng kumbaga, magiging successful yung ano natin, organization natin. Yes. At the same time, magiging successful din tayo as individual, di ba? Correct. Yun. So, ma'am, ito na lang last. Ano yung message mo sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon dito sa live po? Ah, okay. Sa lahat ng mga nanonood, na tulad ko dati, hindi rin ako nakapagtapos ng college dahil financial problem. Yes. Mm-hmm. Kahit nandito na kayo sa abroad, OFW, or nagtatrabaho kayo, or mother, or even housemaid, whatever you're working here in the Middle East, or all over the world, huwag kayong huminto sa pag-abot ng gusto nyong, katulad ko ngayon. Oo, hindi mo in-expect yes, na magkaroon ako siya. Ng isang diploma as business management. Yes, oo. So, kasi papakita natin yung diploma niyo, ma'am. Ito kasi yung diploma natin in business management course. It is under po siya ng British curriculum, which is basically yung diploma niyo talaga is manggagaling siya ng UK. So, ito is internationally recognized diploma po siya. So, magagamit natin siya kahit saang bansa tayo magpunta, kahit saang bansa tayo mag-apply ng trabaho, kasi pwede natin siyang ipa-apostel or kaya ipa-evaluate sa WIS. So, for example, magpunta tayo ng Canada, Poland, or UK. So, kailangan lang natin, usually yung nire-require ng mga company is WIS evaluation. Yes. So, ito is equivalent siya as first year college. And meron na din siyang, kung gusto niyo din siyang ipa-apostel, meron na din siyang apostel. So, dito. And pwede mo rin din siyang ipa-attest sa Kuwait Embassy kung dito mo siya gagamitin sa yes. Kuwait. So, ito talaga is legal. And ito is pinaghirapan talaga to ni ma'am na maabot yung diploma na to. Pinagpuyatan, yes, di ba? So, oo. So, isa siyang achievement talaga na magkaroon ka ng diploma na magagamit mo in the future. Kasi iba pa rin yung kasi sabi nga nila, minsan, marami akong nababasa, ano ba yung mas matimbang, discarte ba daw, or diploma? Yes. Actually,
pareho siya matimbang, pareho siya na kailangan natin, kailangan natin ng diskarte everyday para mag-success tayo in life. Kailangan din natin ng diploma para magkaroon tayo ng mas panibagong opportunity, magkaroon tayo ng mas magandang opportunity na makapagtrabaho ng mas magandang trabaho. Sorry. Kasi once na mag-apply tayo, isa yun sa hanapin, ano ba yung natapos natin? Ano ba yung qualifications natin? Di ba? Correct. Kahit saan tayo mag-apply, yun yung kadalasan. Like me, oh. Oo, yun talaga sa Canada, yun. Ito talaga ang hinahanap sa isang diploma. So, kung tayo is high school graduate or college level, mas maganda ngayon, kung napanood man ninyo yung live na to, mas maganda umpisahan ninyo ngayon pa lang yung pag-abot ng inyong credentials, pag-abot ng inyong pangarap na magkaroon ng diploma, credentials na magagamit nyo for your international job application. Correct. Yes. So, yun, thank you so much, ma'am. And yan, na-survive natin yung ating live today. Yun, so, congratulations and see you on October po. Oh, sige po. Yes. Thank you. Salamat po sa mga nanonood. Salamat sa IKSA. Salamat po kay Sir Roland na aking instructor. You're the best. Yes, and so maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers, ating mga netizens, mga eksanya na patuloy na nagsubaybay dito sa ating live update. Ako po muli si Ms. Rachel, ang kasama ko si Ma'am Norilyn, ang nagsasabing ICSA is your partner in success.